Coco? Actually, it's not my first time working with Coco. Our first project together was Idol, noong 2008, 2000. Okay, yeah. When I was offered this role, hindi ako nagtanong iisip. Of course, Coco Martin, and there's a reason why he is where he is right now. He is by far one of the hardest working people sa showbiz ngayon. And yeah, it's such a fun, exciting project that, you had fun working doing this. Yeah. Alright. Thank you, Sam. Miss Jen, working first time? Hindi rin ito yung first time. First time was 2007. No way! Oo, sobrang tagal na. Hindi film ito, NARS. Yun yung unang beses na nakasama ko si Mr. Coco Martin. Tapos ito, ang tagal bago nasundan, pero sobrang saya ko nung isa ko sa mga napiling cast dito sa Triple Trouble. More than a decade na pala yung last time we worked together. Yes. Alright. Si Miss Ai naman. Is this your first time, Miss Ai? First time as actor. Pero parang close siya, kayo, no? Di Kuya, ever since. And first time as a director. Okay. Siya nakatrabaho. Siya ang dahilan bakit bumalik ulit ako sa gym para makakope up ako sa energy niya. Kasi hyper to eh. Pag sinabi niya pa i-boklak o kasi i-boklak lang doon kami lahat. And ako masaya ako as artista kasi syempre sa dami na nagawa kong pelikula. Natutuwa ako kasi pag sinabi niya 5 o'clock o kasi mag-makeup lang kami tapos day na agad. Kasi usually pag 5 o'clock, edges lang yun. Mga 7, 9. Minsan nga, hapon na, nandun pala lahat yung iba pa rin gabi. Pero ito pag siya yung five talaga, mag-work na kami. Kaya ang happy-happy namin kasi pagkatapos nun, uuwi na kami. Yay! Kung ba niya, umayag ka na first runner-up lang? Hindi, wala kasi akong issue about dun sa ano eh. Tapos hindi yung number one, hindi yung number two. Di ba parang iisipin mo ba yun sa dami ng ano? Masasabi ko nga, siguro naman, dapat kinakabahan ako ngayon or alam mo yun na yun. Ngayon, excited ako kasi alam mo pag alam mo yung maganda yung produkto mo, excited ka i-announce sa mga tao at confident, di ba? Ako, ang sabi ko na parang kung ako tatanungin na siyempre gusto mo, sige na, okay na, kahit anong pang number pa kami. Basta ang importante, alam ko na pagkatapos na ito, Metro Manila Film Fest, alam ko proud ako sa ginawa ko. Lalo-lalo na ako nag-direct, saka ako nag-sulat, tapos kami, ako nag-produce. At alam ko hindi ako napahiya sa mga co-actors ko. Kasi artista rin ako. Alam ko pagpangit yung pili ko ng ginawa ko, parang ang lungkot after. And then, hindi ka na nila gusto ulit makatrabaho. Eto, proud ako. Kaya, confident ako. Do you agree sa sinabi niya na kumbaga every Christmas? Wala ko si Vice sa movie! Ako po. Parang may obligation lang kayo. Side niya naman yun. Yung obligation kayo sa madlang people na pasayarin ng mga madlang people sa pasayarin. Opo, kasi ginagawa naman natin ito para sa mga tao eh. Unang-una, syempre, sabi ko nga po, sana yung ibabayad po ng mga tao, sa hirap ng buhay na nilalaanan natin ngayon, sulitin natin yung ibabayad. Yun ang pinaka-unang-una, kasi siguraduhin natin na lalabas na sa sinya na masaya sila at sulit yung binayad nila. Kasi sa hirap siguro pinagdadaanan natin ngayon, minsan ang mga Pilipino, isang beses na lang manood ng pelikula sa isang taon dahil sa mahal. Mag-commute ka, papamasahe, kakain kayo, babayad ka, di ba? Napakaswerte lang na maisama mo yung pamilya mo para makapanood eh. Pero dapat, ngayong Pasko, at nakagawian na natin yun, sulitin natin yung ibabayad nila. Tapos syempre, kayong tatlo, lahat kayo may kanyang-kanyang titles sa showbiz. How do you feel na kinikerry niyo yung mga titles na yun? And ngayon, nagsama-sama yung mga titlings, kumbaga, yung mga hari at reyna dito sa Triple Trouble. Miss Ai, may issue ka ba sa titles? Na, tagal ba yan? Comedy Queen? Sa dekada na yan, di ba? Comedy Queen mo. Ito kasi yung title lang naman yan at nagpapasalaman kami na binigyan kami ng sambayan ng Pilipino na meron kami ganong titulo. Pero sa totoo lang, ang importante talaga, paglabas, yung kagaya ng sinasabi ni Baby Boy, na paglabas ng mga tao, nakangiti sila at pinag-uusapan nila, uy, ang ganda ng movie, no? Manood tayo ulit. Kesa naman yung, ah, pangit ang pelikula, huwag na tayo manood na, punta. Di ba yung parang, hello, comedy queen, tapos yung mga oo, wala na, nabutol-butol na mga tos, mga scammer. Parang pangit, at least kami, talaga, tama yung sinasabi niya. Maganda yung pelikula, nakakatuwa, masaya, and yung buong sambayan ng Pilipino matutuwa din sa pelikula namin. Kasi bukod sa comedy, colorful siya,
Tapos, yun nga, nandun nga si Baby Boy and of course, our ating favorite star. So, lahat ng mga tao doon eh, kumbaga, yung sangkap noon ay pinaghirapan namin lahat ng mga cast na nandoon. Hindi lang kami tatlo. Jen? Pasok! Success! Yung mga tinatawag or mga names, sa totoo lang po, hindi po talaga ako komportable, pero nandiyan na yan, nagbinigay nila yan sa amin. So, thank you. At may konting pressure para sa amin, pero ginagawa namin lahat yan para, syempre, para sa mga tao, para maging inspirasyon. So, pang-inspirasyon yung mga title na Miss Jen, ano? More than the pressure na, oo. Ikaw ang Coco. Kuya, direct. Ikaw ang dami mong title. Ako honestly, yung mga i-title ni Mami ay yung sa Comedy Queen. Yun yung dahilan kung bakit ko naisip yung proyekto. Kasi una, sabi ko nga, naisip yung project, ang inisip ko muna, artista. Noong naisip ko, sabi ko, sino pa kayo hindi ko nakakatrabaho? Kasi mahilig ako sa combination na yun. Correct. Yung parang kapag nalawin yung mga tao na, uy, talaga, mapapanood namin sila. Kasi katulad niya, mag-ibang network kami, from ABS to GMA. Siyempre, gusto ko kung manonood sila, yung hindi pa nila nakikita o napapanood. Kaya nung ang talaga in-approach ko si Mami ay, ako talaga na gano'n sa kanya na parang nag-present sa kanya, nagbigay ng kwento, na parang may naisip akong konsepto tungkol sa isang maglalay, ganyan-ganyan. And then after that, sabi kong gano'n, siyempre, iba kapag gano'n, kapag nakasama mo ang princess ng GMA, diba? Isa sa pinakamagandang, pinakamagaling na artista. Kaya, nung nilapitan ko si Jen, kasi nakatrabaho na siya, magkakilala ko na yun. Alam ko yung taong lalapitan ko. Saka, sabi ko, syempre, in terms of business, kailangan ko sila. Kaya ako talaga yung lumapit sa kanila para humingi ng tulong para mabuo yung pelikulang to. Tapos talaga inaral namin ang bawat character kung sino talaga yung mga ilalagay namin dito. Kaya kung mapapansin nyo, sabi ko nga, ako napaka... Sobra kong tinatanong na utak na loob na pumayag si Sam na makasama namin sa pelikulan to. Kasi Sam Milby yan, para honestly, nagdalawang isip ko na papayag kaya si Sam na this time siya yung kalaban namin. Kontrabida. Diba? Siya yung magkukontrabida. Siyempre sa Guapo at ano nilisa, parang dalawang isip talaga ako. Pero nung, yun nga, na-surprise ako nung in-approach namin siya, yung management niya, hindi sila talaga... Hindi kami nagdalawang balik para tanggapin niya yung project. Tapos natin to Joey, si Takarni, tapos natin. Yung iba kasi mga kasama ko, libre po yan. Kaya kung mapanin nyo, lahat ng pelikula ko, basta pakainin ko lang sila, okay na yan. Kaya si Ate Ayay, si Mami Ayay, si Jen, talagang nukiniwa ko sila dahil alam ko na sila po yung kailangan ko para makagawa ng magandang pelikula. And then after that, doon po namin dito, anong konsepto mabubuo namin pag pinagsama-sama po? Doon po nag-start yung buong pelikula. Last question na lang. Ang dami ah! Isa na lang last. Matik na ba, automatic na ba sa'yo, Coco, na since ang haba na nung Provinciano, 4 years na congrats, kasama mo rin sa pelikula yung mga cast members din na ano, mostly. Libre nga! Hindi nga! Hindi po kasi, syempre, unang-una, magandaling na actor po sila. Kasi syempre, pag ikaw nag-lettering, pag iniisip mo, ayaw mo nang isipin na mag-workshop ka on kasi tututuluhan mo ba? Syempre, kung saka na mas komportable, kilala na yung ugali mo, alam na nila yung pacing mo. Kumbaga, parang nagtatrabaho ko na kasama katrabaho ko, kapamilya ko. Kaya sila po lagi kong kasakasama sa kahit ano ginagawa ko. Saka, ito sila po talaga, maaasahan ko in terms of kahit saan, promo, lahat ng ano, hindi na kami nag-uusap-usap, automatic na yun na nagkakaintindihan na po kami. Talagang ano, higit pa sa barkada at pamilya, doon yun. May effort ba sa part mo na to ensure na yung ma-experience namin dito is far different from what we're seeing already in our production? Oo, sobra. Kasi alam ko naman yun eh. Kumbaga, ako rin ang creative na Provinciano, di ba? Alam ko na hindi po pwedeng napanood mo na ipapanood. You look nice! Kasi syempre mapapahiya ako. Ako yung gumagawa ng Provinciano, sa ako rin gumagawa na ito. Tapos pag pinanood, parang pareho na. Hindi pa ko siya, definitely magkalayo-malayo yung character ko. Tapos sabi ko, kung nagpaloma man ako dito, ibang-ibang paloma siya. Sobra siya, kumbaga, dynamis pipe. Oh my God. Kasi sinagal ko na siya eh. Sabi ko nga, uling beses ko nang gagawin yung character ni Paloma, sasagalin ko na. So,
pag ngayon, pag ina-analyze ko, anong pinakamahirap na pelikulang ginawa ko? Ito, in terms of actor. Kasi, ang hirap pag nakita nila yun na ang hirap mag-piece babae, talagang in-important ko. Hindi ako nag... Lahat ng looks ko talagang iniba-iba ko. Hindi ako yung parang palit makeup lang, palit damit lang lahat. Contact lens, kuko, palit. Ako yung marating sa pinakamaaga sa set. Kasi nga, one area parts ako mini-makeup pa. Tapos bibihisan ako ng kung ano na nilalagay sa akin para maging sexy. paano nga ba maging sexy ko yun? Ang dami pa lang mga palaman-palaman dito ng mga basahan. Lahat ng pawis ko, ginigop ng basahan. Kasi kasugat-sugat yung katawan ko kasi mayroon, hindi ko alam mo, ano matawag yun? Corset? Mga ganun-ganun. Tapos, may isin, actually, meron ako napasumbo ko dito. Nung pinipresent ko kay Jenny rin yung concept. Ako, Jen, ganito yung mangyari, ganito niya. Tapos may isin na tayo dito, mag-swimming tayo. Ano ka, naka-swimsuit ka. Tapos ako rin, naka-swimsuit, ganyan-ganyan, tapos naka-tibak. Oh, kasi syempre, pinipresent ko kay Jen, para pumayag siya, in-excite ko siya. Eh, nung gagawin na namin ng pelikula, kaya ko bang panindigan? Kasi nga, kailangan ko pakita ng puwet, kailangan ko gano'n. Eh, syempre, papahiya naman ako sa kanya pag di ko ginawa. Ginawa na namin sa pelikula. Oh my God, makikita namin ang... Actually, nababayaran ng mga tao. Pero mga gano'n, kumbaga sabi ko, ibang-ibang paloma. Talagang sinagan ko na, actually, pinaka, isa sa mga pinaka-highlights ng pelikula, yung eksena namin ni Sam. Noong nilalanti ko siya, nasumasayaw ako sa harapan niya, ganyan. Tapos nung kikis kami. Iba, iba, ibang ano. Ibang-ibang, kasi sabi ko nga, gagawa ka na rin yung comedy, sagarin ko na. Wala nang pipiran, wala nang maiisip mo, wala nang mga hindi na-expect ng mga tao. Sabi ko nga, sana lang, after nito, lahat na nanonood ng probisyado, bumalik pa rin yung pagtingin nila kay Cardo. Baka man iba yun. Irespeto na ano, nandun pa rin. Yun. So may special stylish yung Paloma character? Oo, may glam team ako sarili dito. May glam team? Mula wig, hanggang lahat, kamit. Pinag-aralan talaga namin. Bawat na eksena, iba-iba. So yung tatlong girls doon, Paloma lang yun or iba-ibang pangalan? Ano nga ba yung kuya? Iba-ibang girls yung nakita namin eh. Actually, yun ang abangan mo dyan. Iba-iba yan. Gaganda, di ba? I know! May black hair, may hit na kayel, may... Kulang yan, marami yan. Di lang tatlo yan. Di lang nag-cash eh. My God. And of all the hats that you're wearing for this movie, yung being an actor, director, producer, tapos nag-edit ka pa, creative pa, alin doon yung pinaka talagang nahirapan ka at pinaka na-enjoy mo? Mag-edit. Huh? Kasi nung nag-edit, ng director, sobrang hirap talaga. Sabi ko, nakakalungkot doon. Hindi ako nila halos nakabanding. Kasi nung shooting ka, syempre ako nag-direct ako lahat ng paano. Sobrang small talk lang talaga yung nabdaan namin. Dahil take ako dito, after that, ipatagad ako dito, ganyan. Kami nila mami ay legend, nagkakausap na lang kami ngayon sa promo, pag yung mall show, ganyan. Pero doon, halos hindi nila ako nakakausap kasi nga, kaya ako lahat eh, ako gumagawa eh. Yung editing ko, pati sabi ko, pinakanahirapan ako. Kasi ang hirap pag-let go ng eksena na alam mo pinaghirapan. Kasi yung buong pelikula, lahat kinarev namin eh. Di ba, Mayno? Lahat, wala kami pinalampas na parang, oh, okay. Hindi. Lahat kinarev namin, drama, yung action, yung production. Kaya nung nag-edit na ako, siyempre alam ko yung costing nun. Di ba? Alam ko yung effort ng artista, alam ko kung gano'n namin kahirap sinun. Parang ang hirap, pero sabi ko nga, minsan kailangan mong pagsiksikin sa ganitong oras lang para lahat makapture sa buong pelikula. Pero sabi ko nga, ang pinaka-importante, happy ako sa pinch product.